cable car nila by 4 PM. So, balik ako doon para makita naman natin yung kabuuan ng Mintadas. Pero makikita nyo pa rin. Ibaliktad ko na yung camera. Ayun siya. Padahan natin. Tinanggal ko po yung original audio ng video na to kasi meron pong music na nagpa-play sa background ng hotel. Eh, maka-copyright claim po ako ni YouTube kaya tanggalin ko na lang para walang problema. So, papunta po tayo sa waiting area kung saan pwedeng pumili yung mga tao para makasakay po sa cable car. So, yan po yung mga cable car na maghahatid po sa mga passengers at tourists pupunta sa loob ng hotel. May part dyan na paakyat. Tapos mag-turn right po papunta sa hotel. So, pila na ako. Make sure lang po nasuot nyo po yung face mask nyo pag sasakay kayo ng cable car. Ito po yung pilahan. So, turn ko na ng pagsakay. Make sure lang po na itago nyo sa bag nyo yung mga selfie stick nyo pag sasakay kayo ng cable car. Bawal po sa loob. Ang maximum capacity po ng bawat cable car ay 4 persons. Pero kung nag-iisa kayo, okay lang. Pasok na pasok, pwede kayong sumakay mag-isa. Comfortable po sa loob kasi po air condition. So, malamig. Start na ako maging komportable sa pagupo ko. Tanggalin ko yung bag ko. Oops! Meron lang pa mga bumpy rides along the way. Nagulat ako kasi first time ko dito. So, hindi ko in-expect kung ano yun. So, para siyang lindol. Pero ignore nyo lang. So, makikita nyo po dun sa water area yung fountain. Fountain show nila. Na-amplify po yan sa gabi. Yung fountain show. Mas maganda siyang panoon sa gabi kasi may ilaw po. Meron silang dragon dito eh. Kung sa Christianity, ang dragon ay nagsisimbolize kay Satan, sa mga Chinese naman po, ang dragon po ay nangangahulugan ng good luck. So makikita nyo yung dragon design sa mga hotels nila, sa mga temples nila, sa mga buildings. Part yan ng culture nila. Enjoy nyo lang po yung view as nakasakay kayo sa cable car. Matatanaw nyo po yung ibang mga hotels and casinos na mga kapitbahay ng palace. Thank you.
dito po sa Wind Palace, meron din silang resort spa. Kung saan meron silang napakalaking swimming pool. Pwedeng gamitin ng mga guests ng hotel para mag-relax, mag-swimming at mag-sunbathing. Ayan po yung swimming pool nila, yung resort spa nila. Marami pong mga guests na at that time nagre-relax dyan kasi maganda po yung panahon na to nung nandito ako sa cable car. So, gustong-gusto yan ng mga guests. Mag-sunbathing sila dyan. Napapansin niyo po yung fountain show dun sa water area. Ayun, parang sumasayaw-sayaw na tubig. Maganda pong panoorin yan sa gabi kasi bongga yung sound tsaka yung ilaw. Talagang makukuha yung attention mo. So malapit na tayo sa ilan nito eh. So, dito na tayo sa himpilan ng cable car kung saan unloading ng mga passengers. So, bago kayo bumaba, pag nakasakay kayo dito, make sure lang po na check nyo yung mga belongings nyo, itbit nyo yung mga bag nyo, kung yung cellphone nyo, make sure na nasa possession nyo. Antayin ko lang mag-open yung automatic door. Mag-open siya kapag safely steady na yung cable car. Bukas na yung door ko. Bana ako. So, yun po yung ride ko sa cable car. First time. Kahit matagal na ako dito sa Macau, first time ko kung makasakay dyan sa cable car ng Wind Palace. Kasi yung mga Sundays ko po dati, ginugugol ko sa church at sa preaching. Pero since na hindi na po ako religious, nagawa ko ng makapag-ikot sa buong Macau at makapag-start ng vlog. So, ito po yung loob ng hotel. Meron siyang napakatari na escalator. Ayan po. Ang ganda po din ng ceiling design nila along the way. May mga flower decoration. Tapos may mga screen dyan na nagpapalabas ng commercial. So, ang ganda po nung, nung design dito. Talagang maharlika kasi puro gold yung makikita mo sa paligid. Tapos ang daming salamin, oh. Pagbaba ng escalator, marami kayong mapapansin ng mga branded shops. So, para yung mga guests po ng hotel, hindi na sila kailangan pang lumayo para mamili. Within the premises ng hotel, makakapag-shopping sila, makakapag-relax, at makakakain sa fine dining cuisine ng mga restaurant. So, pwede din silang maglaro sa casino.
Isa sa mga nagustuhan ko dito sa Wind Palace ay yung carpet rug nila. Pulang pula. At saka yung pintura nila design in gold. So, perfect combination kumbaga. So, dito po tayo sa lobby kung saan meron pong naka-display na Ferris wheel. Ang ganda po ng design kasi makulay, tapos meron pong light effects at sound effects. Tapos sa Ferris wheel may mga nakasakay po na stop toys. Mga animal stop toys po yan na nakasakay. Hindi ko lang ma-play yung original sound niya kasi kaya gaya na sabi ko kanina, makaka-copyright ako ni YouTube. Sayang hindi nyo marinig. So, dun pong part na yun yung casino. So, labas na tayo ng hotel. So, diba? Meron silang taga-bukas ng pinto. Hindi katulad sa ibang hotel. Ikaw pa yung magtutulak ng pinto eh. Ang bigat kaya ng lalaki ng pinto nila. Buti dito sa Wind Palace may taga-open. Binabati ko pala ng happy birthday ang anak ko, si Mara. Siya po yung katulong ko sa pag-support sa YouTube. Salamat po sa kapatid ko, Sara Lea. Salamat sa pa-cake at sa pa-Jollibee kay Mara. At yan po yung tour natin ng Wind Palace. Ang init lang dito sa labas. Tanggalin ko yung face mask ko para makahinga. Sana po nagustuhan nyo yung tour natin. Pero nakarinig kayong nakapamasyal, diba? Bigyan nyo po ako ng thumbs up. Pakiclick po ang subscribe button. Bye for now!